Amen? Okay? That's the first thing. Kung gusto po natin patuloy na ang ating buhay ay maging, you know, sabi nga, sabihin ng Diyos sa atin na, G, your life smells terrific. Okay? Second thing. Second way we can be a sweet fragrance to God is through a pure heart. A pure heart. Now, pagka in-explain natin, ano ba yung pure heart? Okay? I mean, yung pong kanta ng pure heart, yun po ang masasabi kong napakagandang definition ng pure heart. Sabi ng salita, sabi ng kanta na yan, a pure heart, that's what I long for. A heart, a pure heart is a heart that follows hard after God, after Jesus. You follow hard. I mean, ibig sabihin, ano man yung tawag dito, whatever it takes, anumang klaseng mga pagsubok, anumang bagay na nararamdaman mo ngayon, you follow hard. Nag-struggle ka man ngayon, you follow hard after Jesus. Okay? May mga bagay mang paglalaban, gusto man ito at opposite man ito sa kagustuhan mo, pero gusto na Lord, you follow hard after Jesus. That's a pure heart. Tapos, ang sabi yun, a heart that follows hard after you, a heart that hides your word. Isang puso, ang taong may pure heart ay isang taong may uhaw na puso sa salita ng Diyos. Ang kanyang puso ay ano, parating nag-absorb ng salita ng Diyos. At hindi lamang po yun, kaya niya ina-absorb yun, tinatago niya yun, okay, upang maging kalakasan niya, okay, sa panahon na dinadaanan niyang pagdarahop sa kanyang buhay. Tandaan po natin mga kapatid ko, marami pong mga tumatawag sa akin, humihingi ng encouragement, pero wala po akong maibibigay sa kanilang encouragement kung hindi mga bagay lang na nakasulat sa Biblia. That's it. Pwede po akong gumawa ng mga salita sa kanila, pero tandaan po natin mga kapatid, alam mo pa yung sasabihin ko sa inyo, kung galing man po ito sa akin, ito ay hindi nakapagbibigay ng tinatawag na healing to the bones. Because the only words that can bring healing to the bones is the word of God. Kaya nga po mga kapatid ko, paano kung wala pong pastor, wala pong leader na pwedeng, all you need to do is to keep those words inside your heart sapagkat kakailanganin mo yan sa panahon na ikaw ay nag-struggle. Hello, nandiyan po ba kayo mga anak ng Diyos? Are you alive today? Okay? Umihinga pa po kayo dyan. Okay, medyo kalabitin mo kayang katabi mo, mukhang hindi na umihinga. Okay? Now, tingnan po natin mga kapatid. Yeah, kung nga sigurado na yan. Yug-yug pa ng isa yan mga kapatid, nag-yug-yug ka na. Alright, good. So, tingnan po natin ito mga kapatid, no? So, since we're speaking about holiness, tingnan po muna natin, tukuyin muna natin yung what holiness is not. Kasi meron tayong mga tinatawag na mga wrong ideas tungkol sa holiness. Okay? Sa Pilipinas po, napakarami pong mga ano ngayon, marami pong mga kulto ngayon. And one of the big calls sa Pilipinas, ito pong mga Jesus Miracle Crusade, ito pong kay Kibuloy, ito pong kay Dating Daan. Okay? At kung titingnan po ninyo yung mga kultong ito, meron po silang mga kanya-kanyang ano, may kanya-kanya silang mga distinction. Okay? Sa kanila, kadalasan sa kanila, bawal yung ang babae ay nagpapaputol ng buhok. Bawal yung babae nagsusuot ng pantalon. Okay? Bawal yung nagme-makeup. Bawal din yung gumagamit ng mga jewelry sa katawan. At kung sasamba ka sa kanilang bahay-sambahan, ang mga babae kinakailangan naka-all-white. Okay? No wonder, maraming babae sa kanila hindi maligawan. Abe, ikaw naman makakita ng mahaba ang buhok lang, walang make-up, tapos nakaputi. Anong tingin mo? White lady, tama. Tama. Alright? Now, for them, in their eyes, ang mga babaeng gumagawa ng ganon, ay ano, makasalanan. Hindi banal. Well, I'm going to tell you, okay, that is not the kind of holiness that the Bible is talking about. Okay? It's not the outward thing, but it's the inside thing. Okay?
Kaya yung mga taga Lord of the Harvest, huwag niyo mag-alala. Isuot niyo na yung mga ganda niyong alahas, isuot niyo na yung ano niyo, yung mga tawag dito, mga ganda niyong damit. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi po yan ang tinitingnan ng Diyos para kayo ay kanyang i-judge kung kayo ba'y banal o hindi. Okay? Ang importante sa Panginoon ay yung panloob ng ating buhay. Sabi po ng salita ng Diyos, isang araw, nagreklamo po na naman si Yahweh sa kanyang matitigas na ulo na anak ng mga Israelita. At ito po ang sabi niya. Isaiah 65. Sa panahon po ni Propeta Isaiah, makita po ninyo, super titigas ng mga ulo ng mga Israelita. Kaya sabi po niya ganito, all day long I have held out my hand to an obstinate people. Oh, sabi niya po, they are obstinate people. Okay? Okay, mga tao na talaga namang nako, nakaka-super pasaway, nakakainis. Okay? Sabi niya ganon, who walk in ways not good, bakit hindi maganda yung lakad nila? Kasi they're pursuing their own imaginations. Alright? Yung mga gusto nila, tinatawag nila akong Diyos, pero ang totoong nasusunod, yung gusto nila. Ano man yung mga gusto, mga imagination nila, yun ang sinusunod nila, hindi yung sinasabi ko. Ay galit ang Lord, sabi niya, what you're doing is not good. Tuloy po natin. A people who continually provoke me to my very face, offering sacrifices in gardens and burning incense on the altar of brick. Nakita po ninyo, mga nag-aalay pa yan ng mga mababangong halimuyak sa Diyos. Sabi niya nun. Tinoy po natin sa muna na verse. Who sits among the graves, pero nag-aalay nga sila, but they sits among the graves and spend their night keeping a secret vigil. Okay? Mga gumagawa ito ng mga, alam niyo, mga spirit of glass, yung mga ato sila sa lugar ng ano, cementerio, okay, nandiyan sa mga ano, no? Tapos po, who eat the flesh of the pigs and those and whose parts hold broth of unclean meat. Now, gusto kami ito muna rito, baka may misunderstand dito. No? During the Old Testament times, yung pigs ay pinagbabawal, okay, ng salita ng Diyos. Pero hindi na ngayon. Okay? Tandaan po natin, okay, noon, ang pig ay isa sa mga pinagbabawal na ano yan, okay? Pero malinaw po ang sinabi ng salita ng Diyos that what? Okay? Hindi na masama ngayon yung mga bagay na ipinapasok mo kung di bagay na lumalabas sa iyong bibig. Okay? So, importante ay hindi yun sa labas, kundi yun nasa loob. Are you here? Okay? Now, balikan natin. Sabi niya ganun. Ito yung mga tao na gumagawa ng karimari-mari, mga bagay na ayaw ng Diyos. Ito pang isa. Verse 5. Ano pa ayaw ng Diyos? Those who say, ano sinasabi ng mga tao ito? Keep away! Don't come near me! Bakit? For I am too sacred for you. Sobrang banal naman ito, no? Okay? Lumayo-layo kayo sa akin. May mga grupong ganyan. O huwag kayong makikisama sa mga ano, ha? Okay? Tayo lang, yung grupo lang natin na ito. Huwag kayong mag-aasawa ng hindi iglesia ni Kristo. Bawal yan. Okay? Because tayo lang ang mga ligtas, tayo mga iglesia ni Kristo. I mean, siguro yun sa mas mataas na klase. Pero alam po ba niyo, marami rin mga anak ng Diyos o mga Kristiyano na maaaring hindi natin sinasabi, keep away, okay? Because I'm too sacred for you. Pero alam po niyo, in some other ways, gumagawa rin tayo ng ganito. Alam niyo, sasabihin mo, ayokong kasama kasi hindi ko siya ka-level eh. Ako, I'm iba yung aking kalagayan. Okay? Ayoko siyang hindi ko sila gustong kasama. Are you here? Okay? Hindi pa pwedeng ganun. Okay? Kasi it's like